Genghis Khan, sumakop siya ng mga bansa sa mundo na 25 years lang nag-take katumbas ng sinakop ng buong Rome in 400 years. So sa pinakamalupit na lalaki sa buong mundo, 1 out of 200 people directly related kay Genghis Khan. Ganong karami yung ina na kanyang mga babae sa buong mundo. Example, ngayon nabubuhay siya, nagko-conquer siya. Diba? Halimbawa, nasa 1/4 pa lang siya ng mundo, nag-open siya ng subscription niya para dumami yung funds niya pang-conquer ng mundo. I-share ko muna to para magkaroon ako ng more funds pambili ng weaponry ko para maka-conquer. Kailangan win-win. Kailangan may mapala siya, di ba? May mapapala rin ako. Pero, nung panahon nila, ba't nila gagawin yun? Hindi may kahati siyang conqueror. Ngayon, nangyayari yun. Kasi, pag meron kang kahating conqueror, magtutulungan kayo ngayon. Hindi katulad dati na malabo magtulungan. Paano kayo magtutulungan? Una, hindi kayo magkapareho ng language. Magkaiba kayo ng lugar eh. Punta ako dyan, hindi tayo magkaintindihan. Wala man lang Google Translate nun eh. May dala akong spear, may dala akong pana. Anong gagawin natin pag nagkita tayo? Napapatayin kita, papatayin mo ako. Hindi katulad ngayon, pwede na mag-collaborate yung mga tao. May pana ka, espada ako, o i-conquer natin to. Usap tayo sa internet, text tayo, whatever, GC, conquer tayo ng kung ano. Beneficial para sa atin. Unlike before, pag tinuruan mo yung kapwa mo lalaki, papapatayin ka rin niya. So, nangyayari before, ipapasa mo lang yun sa direct bloodline mo, sa anak mo. Siya ang magpapatuloy ng pagkoconquer ngayon. Pero ngayon, pwede mo nang ipasa sa magtutulungan kayo. So, yun yung point kung bakit kami nagbabayad ng limpak-limpak na salapi para matuto.